panahon ngayon, halos lahat ng dokumento naka soft copy o computer file na. Pero paano kapag nawala o di kaya'y nanakaw ang computer kung saan nakasave ang mga dokumentong ito? Alamin ang ilang paraan para maprotektahan ang mga importanteng computer file sa Unang Balita Special Report. Ayon kay information technology expert Janet Toral, practical na ngayon ang mag-backup ng mga importanteng files at maraming paraan para gawin ito. Isa na rito ang paggamit ng mga tinatawag nilang cloud-based servers. Yung backup storage niya pwedeng maging web-based. Halimbawa, pwedeng mag-subscribe siya sa mga iba't ibang online services o mga cloud services na ang ginagawa nila, lahat ng mga files na nasa computer, sinisynchronize siya, sinesave siya sa isang web-based storage. That means na kahit na hindi itong computer na to gamit mo, may iba kang gamit na computer, pwede mo pa rin ma-access yung mga files mo. Pero paalala ni Janet, huwag din basta-basta magtitiwala sa kung ano-anong website na nagbibigay ng mga magagandang offer. Importante rin na magsa-sign up ka do sa mga credible talaga ng mga solutions provider at hindi yung mga basta-basta na hack. Kasi lately may mga nabalitaan din ng mga free cloud-based services na na-hack sila. So imagine that kung nag-a-upload ka ng mga sensitive na information, challenging yon. Mainam din daw na mag-backup ng files sa ibang computer o mag-invest sa mga flash drives at external hard drive. Nowadays, practical talaga na dalawa ang computer mo, lalo na kung ikaw ay isang personality, no? O talagang palaging lumalabas. Yung mga importanting files mo na doon sa pinaka-main computer mo, kapag siguro kapag lumalabas ka, meron ka talaga specific computer na ginagamit for it, na yung mga nakalagay lang doon ay yung mga files na really needed mo at that time, o pwede siya yung kumonek sa internet, at siya yung mag-a-access ng files. Dagdag din ni Janet, dapat pinoprotektahan din natin ang ating mga files sa pamamagitan ng paglalagay ng password sa mismong laptop at sa mismong file. Very important na yung computers natin ay may password. Para kahit paano, pag in-open yan, hindi siya basta-basta mabubuksan o makukopya yung mga files niya. Kailangan password protected siya. Pero hindi gaya ng mga cellphone, ang laptop ay hindi basta-basta matitrace kung nasaan at kung sino ang nagnakaw nito. Siguro kung yung laptop natin, lalagyan natin ng GPS technology. GPS technology can be possible, lalo na siguro kung naka-automatic login siya sa mga ilang sites or programs na automatically nagpipick up ng location niya at nagsisynchronize sa kanya. Pero bihira naman kasi sa atin yung mga talagang actively nagpaparan ng program kasi we are also worried of our privacy, of our location. No? We don't want to share our location wherever we are. Kaya kadalasan, by default, yung mga users tina-turn off yung feature na yon. Kaya hindi siya ganong nag-work. Pero yun na nga, yung mga users natin, kadalasan talaga, pag nawala na yung laptop nila, it's really goodbye. Para sa Unang Balita, Tricia Zafra, reporting.